Pero bakit hindi niya naisip yun in the first place, di ba? Nung nangampan niya siya, yun ang pinangako niya, di ba? Yeah, so, ngayon lang niya naisip. Ito pala kaganda ng social media. Natirate with politicians promise. 10, 15 years ago. Pwede talagang malimutan ang pangako. Ngayon, social media. Social media. Naka-document. Makunan lang niya sa cellphone yung sinabi mo sa pangako. Mm. 3 years later, ipa-upload sa social media. O sinabi mo yan, ha? Correct. Dati hindi na, pag siningil mo na yung politiko, sinabi mo, sinabi ko ba yun? Kailan? Saan? Eh ngayon, hindi na eh. Kaya tingin ko, malaking tulong talaga ang social media. Because yung pangako niya na baksa kong FOI, hindi niya pwedeng i-deny. Correct. Kasi nakukunan na yun, nare-record na yun. Pati rin yung pangako niya na pagsasagasa sa trend. O isa pa yun. Di ba? Hindi ka makaligtas eh. Oo. Kasi kung walang social media, pwede mo sabihin, yes, misquoted lang ako doon. Hindi, may video. Hindi ka na mga lusot lang sa social media. Mahabon sila. Okay, last question, Congressman Neri. Ito, about, gusto talaga napag-usapan natin yung media, social media. Do you think na ang both traditional media, social media, merong pagkakataon na hindi siya fair, hindi siya, kaya biased siya? May mga journalists ba or may mga hindi lang social media, almost all institutions, yung may iwasan, may bias. Whether korte yan, may bias din sa judge. Kasi korte, meron din. You know, a certain government agency or a certain corporation, certain airline, discrimination and bias. Including, of course, media, social media. Kahit mga large TV networks, mga gano'n, di ba? Hindi mo maiwasa. Ibig sabihin, hindi maiwasa. Siguro, I'll rephrase that. Nangyayari yan. Nangyayari yan. Kasi, di ba, ano lang tayo eh. Basically, parang ano tayo ah. Hindi natin maialis sa sarili natin na we support certain candidates, we support this, that, di ba? Yung bias minsan, issue lang ng opinion. Yung opinion na kasi yun. So, ako naman, tolerant ako dyan. Siyempre, ako binibira din ako sa social media. Yung companies, pero mas human rights lawyer kasi ako eh. Mas malaki ang respeto ko sa freedom. So, kasi sa human rights, freedom of expression, freedom of the press, kaysa any other. So, kahit titiba ako, opinion niya yan eh. I would rather suffer the cuts of this opinion rather than curtailing the freedom of the person to express his or her opinion. Sabi nila kasi traditional media is dying. So, yung nawawala yung, ito nawawala yung print, nabagawato ng mga newspapers, mga magazine, and everyone's going online. Everyone's going social media, blogs, yung mga online na talaga. And eventually, diba, kahit ngayon nakikita natin lahat ng mga TV networks, publications, they have their own online version na. And they're slowly killing some of their, yung mga ano nila, mga printed, mga ano nila publication. So everyone's going online. Yun na yung pinaka-future. So, do you think na it's best na we invest on social media? Tapos, in your campaigning, how much nilalaan nyo to campaign online? Invest meaning you spend on social media. Tingin ko,
naglalakas pa ang power ng social media. And dahil mas accessible siya kumpara sa cell TV or radio. And mas cheaper siya, di ba? Mas mura siya. Definitely cheaper. Doon may chance ang poorer candidates like me na kaya yung malalaking TV na makaroon ng pair na communicate ng mensahe mo. Kasi sabi naman nila sa akin, Neri, alam mo, maganda ang mga message mo, yung problem mo mapapaabot. Yes, yes. So, baka yan, mga sinabi ko kanina on FOI. Kasi po sir, social media, of course, mas accessible sa akin. Sinisa kasing gastos. Kailang ko na yan. Siyempre sa ngayon, mas powerful pa rin ang TV. Pero there will come a time, and I really like to see that time soon, na maging as powerful ang social media if not more sa traditional TV and radio. Siyempre, sa ngayon, hindi pa umabot yan. So, tingin ko darating na darating. Mas malaki kasi ang advantage ng kapag you have the money or the financing to advertise ng TV, mas makikinabang yung mga yung mga support, financial support. Pero kung lahat is nasa online na, mas magiging pair ang yes. Malaki ang at least may fighting chance ka na mapaabot. Siyempre yung labanan na dyan, call center. Yung mayaman, yun. Bibili siya ng yun naman ang pinaka, So, but I think it's better than yung sa TV talaga, wala kang chance na pumasok doon. Mayroon ng konti talaga. Ako, I believe that there will come that time. Kapag ngayon, papunta na doon yung social media. Ang power ng social media. It's a matter of time para mapantayan niya. If not, malampasan ng traditional modes of advertising sa election. Okay, so thank you po.